Magandang araw mga bata. Tayo mag-review sa edukasyon sa pagpapakatao, second quarter. Dapat nating tandaan na mahal ng magulang ang kanilang mga anak. Lahat ng makakaya ay gagawin nila upang mapabuti ang mga anak. Nagtatrabaho sila at nagsisikap upang mabigyan ng maginhawang buhay at magandang bukas ang mga anak. At bilang mga anak, marapat lamang na suklian natin ang kanilang pagsisikap. Magagawa ito kung maipadadama at maipakikita natin na mahal at iginagalang natin sila. Lagyan ng check ang mga larawan na nakapagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa mga magulang at X kung hindi. Number 1. Nagpapakita ba ito ng paggalang at pagmamahal sa magulang? Tama. Check. Number 2. Tama, check. Number 3. X. Number 4. Check. Number 5. Tama. Check. Number 6. X. Tandaan. Mahalaga ang pamilya. Sa lahat ng oras, sila ang maaari mong makasama at makatulong sa anumang gawain o suliranin. At bilang miyembro ng pamayanan, may tungkulin din tayo upang magmalasakit at tumulong sa ating kapwa sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa oras ng pangangailangan. Maaari tayong magbahagi ng kung anuman ang kayang tulong na maibibigay natin sa kanila. Ngayon, kulayan natin ng asul ang kahon kung sumasang-ayon ka na ito ang tamang gawin. Kulayan naman natin ng pula kung hindi ka sumasang-ayon dahil mali ito. Number 1. Tinutulungan ang nakababatang kapatid sa paggawa ng takdang aralin. Tama. Kulay asul. Number 2. Si Aling Sara ay nasalanta ng bagyo. Binigyan namin sila ng pagkain at mga damit. Tama. Kulay asul. Number 3. Pinagtawanan ang kalaro na nadapa. Kulay pula. Number 4. Tinutulungan si nanay na magbitbit ng mga pinamili. Tama, kulay asul. Number 5. Hinahatian ko ng baon ng aking kaklase na walang pagkain.
Tama, kulay asul. Mga bata, maaari natin maipakita ang paggalang sa pamilya at sa kapwa sa pamamagitan ng pagmamano o paghalik sa nakatatanda bilang pagbati. Pakikinig habang may nagsasalita. Pagsagot ng po at opo. At paggamit ng salitang pakiusap at salamat. Ngayon, tukuyin natin ang letra ng tamang sagot. Number 1. Inutusan ka ng iyong nanay na bumili sa malapit na tindahan. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang araw, Aling Amara. Pabili po ako. Letter B. Mantika nga, bilis! O letter C. Pabili nga. Letter A. Magandang araw, Aling Amara. Pabili po ako. Number 2. Kinakausap ka ng nanay at tatay mo sapagkat sila ay aalis muna. Ano ang dapat mong gawin? A. Makinig ng mabuti habang sila ay nagsasalita. B. Tumango lamang at ipagpatuloy ang paglalaro. O letter C. Lakasan ng TV habang sila ay nagsasalita. Ang sagot ay letter A. Makinig ng mabuti habang sila ay nagsasalita. Number 3. Naubusan ka ng Crayola at hindi mo matapos ang iyong gawain. Ano ang sasabihin mo sa iyong ate? A. Hoy, wala na akong Crayola. O B. Ate, maaari po bang makahiram sa iyo? O letter C. Dalhin mo dito ang Crayola mo, ang gagamitin ko. Ang tamang sagot ay letter B. Ate, maaari po bang makahiram sa iyo? Number 4. Napagalitan ka ng iyong tatay. Sasabihin mong A. Kakainis, di na ako magsasalita. O B. Patawad po, hindi na po mauulit. O letter C. Ayaw ko na sa'yo, hindi na kita bati. Ang tamang sagot ay letter B. Patawad po, hindi na po mauulit. Number 5. Binigyan ka ng lola mo ng pasalubong. Ano ang sasabihin mo? A. Salamat po, Lola. B. Bitin, wala na bang iba? O letter C. Yes, akin lahat ito, walang hihingi. Ang sagot ay letter A. Salamat po, Lola. Mga bata, ang pagiging papat ay pagsasabi ng totoo. Ito ay nagpapakita ng positibong pag-uugali. Marami ang natutuwa sa isang batang matapat dahil ito ang susi sa maayos na pagkatuto. Maging matapat sa lahat ng oras. Ang pagiging matapat ay maituturing na isang kayamanan na hindi mapapalitan. Iguhit ang masayang mukha kung ang sitwasyon ay nagsasaad ng pagiging matapat at malungkot na mukha kung hindi. Number 1.
Naglaro ka maghapon sa computer shop sa halip na mag-aral at hindi ka nagpaalam sa iyong nanay kung nasaan ka. Masayang mukha ba o malungkot? Ang sagot ay malungkot na mukha. Number 2. Ipinaalam mo sa iyong ate na hihiramin mo ang kanyang tsinelas. Ang sagot ay masayang mukha. Number 3. Hindi sinasadyang nasira mo ang laruan ng iyong kapatid. Agad mo itong sinabi sa iyong kapatid at humingi ka rin ng paumanhin. Ang sagot ay tama, masayang mukha. Number 4. Pinabili ka ng iyong nanay sa tindahan. May natira pa. Sinabi mong walang sukli. Ang sagot ay malungkot na mukha. Number 5. Hindi mo sinabi na nakita mong kinokopya lamang ni Carla ang sagot sa mga gawain. Ang sagot ay malungkot na mukha. Number 6. Si Lisa ay nagpaalam sa kanyang ina na pupunta sa bahay ng kanyang kamag-aaral. Ang sagot ay masayang mukha. Number 7. Nabasag ni Lori ang baso at sinabi niya kaagad ang nangyari sa kanyang ina. Ang sagot ay masayang mukha. Number 8. Hindi inamin ni Roy na kinuha niya ang cellphone ng kanyang ate upang maglaro. Tama, malungkot na mukha. Maraming salamat mga bata sa pakikinig at pagsagot. Hanggang sa susunod, paalam!